Ayun, okay, KGX, kumusta kayong lahat at magandang gabi sa inyong lahat. So ito, pakita ko lang sa inyo yung ating profit kagabi. So ayan, no? Kung makikita nyo, kagabi is 175, di ba? Ngayon, nasa 242. So medyo mataas siya. Medyo mataas siya ngayon, no? So sabi ko nga sa inyo, 150, dapat 300 USDT dun tayo mag-withdraw. Sana mag-300 USDT bukas, no? Para makapag-withdraw tayo. No, and then saan ko ba nakukuha yon yung 60 USDT na profit? Sa copy trading lang, ito. Future copy trading. Tapos ang pinipili natin dito, mga idol, is highest copy trader profit. Bakit? Kasi mas pinipili nilang kumita yung mismong nakikipag yung mismong pumapasok sa kanila kaysa dun sa sarili nila. No, yun yon, mga idol, no? Sa mga gustong i-check ang copy trading, meron tayong video tutorial sa may link natin sa description. At pag gusto nyo pumasok, meron din tayong link dyan ng BitGet. So, ayun, para at least matesting nyo din at sabay-sabay tayo mag-profit. Pero, hindi 100% to, no? Hindi 100%. Minsan, maraming panalo, pero minsan, kapag natalo ka, minsan sagad, no? Pero mas maganda, kung ang gawin ninyo, kapag nag-profit kayo, ihiwalay ninyo agad yung profit ninyo para at least puro puhunan lang. Tapos, pag nanalo, hiwalay profit. Pag nanalo, hiwalay profit. Ganun lang gawin. As para pag natalo kahit paano, may pambalik. Di ba? So, yun. Okay. So, check natin mga news ngayon. Okay. Axie Infinity News, what's next? Medyo hindi ako excited sa next, no? Bakit hindi ako excited sa next? Kasi, alam ko na naman na yung ibibigay nila is parang yung ganitong game ulit, no? So, mas maganda kung ang ini-next nila dyan is open world na maayos, no? Yung talagang 3D na mag-iinganyo yung tao. Kasi, kung itong bear market is build, 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 so dapat simulan na nila yung ganun. Yun. Diba? So, mahirap yung roadmap na lang ng roadmap eh. Kasi habang inihintay yung roadmap, minsan doon napapasama ang mga investor. Mamaya, subukan natin ipaliwanag. No? Next. Ano to? Ayun. So, may idiots dun sa ilalim. So, yan. Binance have issued cease and desist. Ano? Notice the to the scammer entity Binance Nigeria Limited. Don't believe everything you read in the news, no? So sa akin naman sa NFT, sa cryptocurrency, yan yung nakita ko ng 2021. No, may mga roadmap na tinatawag, no? Yung roadmap na yon, habang hinihintay nang hinihintay, nag-hold ng token, and then habang dumarating yung roadmap na yon, minsan dun bumababa yung token. And then sobrang tagal nun, katulad ng Axie Infinity, ang tagal ng roadmap, tapos biglang bumagsak yung value ng SLP, no? Ang tagal na usapan ng burning mechanism, eh. Kaya parang, ano eh, parang hindi makapaniwala na ang burning mechanism is nakakataas ng value, di ba, no? So, parang ganun. Siyempre, mas maganda pa rin kung aralin natin kung ano ba yung mga dapat nating aralin pagdating sa crypto, no? So, yun yun. And then, dito naman, USDT. So, ito, nakita ko lang ito kanina. Sabi niya, kailangan daw mag-hold ka ng 1 to 2 years, no? Ng mga token. So, kung meron kayong 10 token, sabi niya, bumili na kayo ng 10 token niya yun at i-hold nyo ng 1 to 2 years. Yun yung sinabi niya dito, no? So, ganoon naman talaga ang NFT, ang coins. Dapat ngayon pa lang, during bear, bumibili na kayo niyan para at least pagdating ng bull at tumaas yan, profit kayo. Diba? Ganun lang naman yun kasimple. Kasi may bear, may bull. Yung bear bumabagsak lahat ng coin. Yung bull tumataas. Pero hindi porkit bull, tataas na yung mga coin na binili mo. Hindi. May mga coin na naiiwan talaga. May mga coin na dating 100, top 100, pero pagdating ng bear market, bumagsak, nag-collapse, at pag dumating yung bull market, hindi pa rin sila umaangat. Kasi nga, ang dami na nag-collapse sa kanila. So, ganun yun. Kaya kailangan, pili kayo ng mga iba't ibang token na gusto ninyo at huwag iisang token. Dapat, tulad ng sinabi niya, 10 tokens, mas okay. And then, sabi dito ni BSC James Alert, sabi niya, who is next? No, Baby Dodge? Tapos si Shiba? O ito? Ako, ang tingin ko, Floki. Floki ako dyan. No? Tingin ko, Floki. Okay? So, bahala na kayo kung bakit. No? Pero Floki ako dyan. And then ito, sabi niya, NFT God thinks about Web3. I wish I knew earlier. Sabi niya, staking is not real utility. Burning doesn't actually raise the price.
Wag me, no, is a lie. Art will always be the meta. Yeah, oh, yung ape, 'di ba? Pansin niyo 'yun, grabe 'yan, no? Yung mga ape na ganyan, sobrang mahal niyan. Kaya alam nyo, sa totoo lang, may mga check niyo yung Facebook natin. Meron tayong ano, meron tayong ni Ribbon Cutting noon nakaraan. No, pakita ko lang, no. Mga art 'yun eh. Ayan, bangan niyo yung vlog natin dun sa farm natin. Ayan, sa farm ng aking ano, Vietnam, no. Pero yung mga kalapate akin yan, tsaka yung mga aso. So, ayan yung nabili namin. So, pakita ko lang. Ito, no? So, kung mapapansin nyo, ayan, no? Ito si Sir Jerusalem, no? Kilalang-kilalang na artist yan. Ngayon, ayan, ang gusto nila dyan is pumasok na sa blockchain technology. So, artificial intelligence. So, NFT art. So, alam naman natin yan, matagal na ang NFT art. No? Kumbaga, gusto na nilang ipasok doon, no? Kumbaga nasa, kumbaga bibilin mo siya ng digital assets mo, 'di ba? So ayun 'yun. So kitang-kita natin na parang gusto na rin ng mga Pilipino na pumasok sa world ng NFT, 'di ba? No? So next. Tingin ko naman dito sa staking's not real utility. Sa Bitcoin kasi ang dami nag-stake diyan, umangat naman 'yan, 'di ba? So ang RON nag-stake sila from 60 pesos pero bumaba ng 50 pesos. So art will always be the meta, ganun pa rin naman yung NFT art is okay pa din, pero bumagsak din ang presyo niyan nung mismong bull market. Tapos biglang pagdating ngayon bumagsak na. Tapos yung mga roadmaps, no? Ito sakto pala ito. A lot of people adding 8 roadmaps are all lies, no? Kasi ako sa NFT, kapag may roadmap, 'di ba ang haba niyan eh. Ito yung gagawin ngayon, ito yung gagawin dito, ito yung gagawin next month, ito yung gagawin sa susunod na taon. So minsan hinihintay nila 'yon, and then parang Axie Infinity ulit, no? Hinihintay nila yung roadmap ng burning, sabi nila tataas daw, pero alam niyo nung nagkaroon ng burning, lalong bumagsak, 'di ba? So kasi ako tingin ko kaya tumataas talaga ang presyo ng mga coins, hindi dahil sa mga to, siguro konti, no? Pero dahil yan sa mga bumibili talaga ng coins at nag-iipon at nag-hold, 'di ba? So habang nagbebenta ka, bumababa yung presyo niyan. So 'yun yung tingin natin doon. 'Yun lang yung pinaka ano ko doon, summary ko doon, no. Kapag nag-hold ka niyan pero wala namang bumibili, tapos puro benta. Ano nangyayari niyan talaga? Babagsak yung presyo. 'Yun lang naman, no. 'Yun lang mga idol, no? So ngayon, 'yun lang ang ating news ngayon. Sana marami kayong natutunan. At kung merong, kung nagustuhan niyo yung mga news natin, pwede akong makahingi man lang sa inyo ng isang like, no? Or mag-subscribe na rin kayo sa channel natin para sa mga daily news update, lalo-lalo na dito sa copy trading. So tingnan niyo mga idol, 242, 'di ba? Check niyo yung YT natin kagabi. Nasa 175 to. So ngayon nasa 242, 'di ba? Solid. Sana bukas ulit, sana bukas ulit. Natutulog ka lang 'yan mga idol, no? And then meron ka nang profit. Pero tulad ng sinabi ko, hindi siya 100%, dapat inaaral pa rin. Saludo sa lahat.